Mag-harvest na nga kami ng talong mga kagre dahil malalaki na ang mga ito. Dito namin malalaman kung magkano ba ang kikitain namin sa aming first harvest sa aming mga talong. Bago yan, ako nga pala si EJ, isang international tambay na may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako. Tumawag pala ang aming buyer sa amin at pwede na kaming mag-ani ng mga talong dito sa farm. Hapon na pala kami nag-harvest dito dahil bukas namin i-deliver sa bayan. Dito pala sa bundok ng Kawayan, kami ay nakatira at nandito ang mga tanim naming mga talong, mais at mga hayop na din. 2 oras din kasi ang biyahe papuntang bayan magmula dito kapag naka 4x4 ka. Kapag nakariton naman ay 5 oras ang biyahe. Since kakatapos pa lang ng bagyo, paniguradong magkakariton lamang tayo kapag hindi huminto ang ulan. Pumunta na pala kami sa aming tulungan kasama ng aming mga team, parang Jessica Soho lamang. 5 katao pala kaming mag-harvest ng mga talong namin ngayon dito sa bundok. Marami-rami din kasi ang aming harvestin dahil first time pa lang nito at basa lang lupa. Nauna na pala yung 2 kasama namin doon sa pag-aanihan natin mga kagri. Excited ba? Ang mga nag-aani namin pala ngayon ay mga trabahador ng mama ko na kumukuha ng pusong saging kaya sila na lamang. Sila pala ang indigenous people namin dito sa Capas Tarlac na tinatawag naming mga Aita. Makalipas ng aming paglalakad ay nakarating din kami sa aming talungan. Ito pala ay nakapeso lamang dito malapit sa bahay namin. 1 hektarya pa lang talong ang aming aningin kaya marami-rami din pala ang mga ito. Hindi ko alam kung ilang oras dito dahil konti lamang kaming nag-harvest. Nang natapos ko ng videohan ay sinimulan na namin mag-harvest dito. Ganyan pala kadami ang mga anihin namin. Nang una ko palang nakita ay gusto ko nang umayaw dito dahil sobrang dami. Pero hindi tayo pwedeng umuwi dahil mapapagalitan tayo sa aking papa. You serious? Ganito pala kadami mga bunga ng aming talong mga kagri. Ni walang abono ang mga ito pero sobrang dami ng kanyang bunga. Sabi ko nga sa inyo kanina na basa lang lupang ito. Sementeryo kasi ito mga kagri kaya paniguradong mataba ang lupa. Ikaw ba naman mismong taong pataba, hindi gaganda ang iyong alaman. Kaya ano pang ginagawa nyo, magtanim na kayo sa malapit sa sementeryo. Ganyan pala sila mag-harvest mga kagri. Dapat talaga nakayuko at kailangan halukain ang mga talong. Dahil hindi mo makikita ang bunga kung nakatayo ka dahil sobrang yabong ng kanilang dahon. At yun nga, nagpa-video na tayo for the vlog natin. Ganyan na pala kadami ang aking na-harvest so far. At ganyan din karami ang aking na-harvest sa isang tanim na talong. Sobrang dami talaga guys at kaya nakakatuwa ng una. Gloves pala ako dito dahil masakit kapag may tumusok sa inyong kamay na mula sa talong mga kagri. Sa pag-harvest pala, kailangan palagi kang may dalang sako upang doon mo idala at isasalin na lamang kapag madami na ito. At since pagod na tayo, kaya binibiro ko na lang dito ang aking cameraman upang itawan na lang ang pagod. Ginagawa kasi nating edits ang mga ani nating mga talong mga kagri. Walang hiya, loko-loko talaga itong si kagri. Ang sabi ko pa nga, buti pa ang talong ay malaki, yung sa akin ay maliit lamang. Talo! Buti ang talong ay American size at BBC. Sana all. Naku, ang dami mong alam kagri. Magpitas ka na lang kaya at baka mahuli ka. Makatapos ng kalungkuhan ay nagsimula ulit tayo sa pagpipitas dahil nakakaisang pitasan pa lamang tayo. Nang nakalipas ng ilang minuto ay ganito na pala ang aming na-harvest. Halos kalahati na ng sako ang aming na-harvest dito at sabi ko nga sa inyo kanina, hindi na nakakatuwa dahil nahihirapan na ako. Para akong pinaparusahan dito dahil bigat na ako sa aking dinadala. Nang natapos na namin makapuno ay nilipat na namin ang mga ito dito sa aming pinaglalagyan. Dito namin iniipon upang hindi kami mahirapan sa pagpipitas habang dinadala namin ang mga sako. Pinupuno pala namin dito sa part na ito at mamaya ay papasinin nila mga ito. Ganyan pala kasariwa ang mga talong dito sa farm mga kagri. Sabi nga sa inyo kanina, wala pang fertilizer ito at spray kaya organic pa ito. After naming iayos ang mga talong sa isang sako ay kinarga na nga ang mga ito papuntang bahay namin. At syempre, sila lamang magbubuhat dahil hindi naman natin kaya mga kagri. May kabigatan din kasi ang mga ito guys kaya mga tagtatrabaho na lamang natin ang magbubuhat. Bali next time ay kukuha na nga ng kariton ng aming mga trabahador para hindi sila mahirapan. Makalipas ng ilang oras ng pag-harvest ay natapos na din kami. Mahigit 3 oras din kami nag-harvest guys at sobrang sakit na ng likod ko. Daig ko pang nagtanim ng palay dito. Naka 17 sako pala kami ng sakong feeds at sakong gabi mga kagri. Sinakay na pala nila sa kariton ng aming mga naaning mga talong dito at dadalhin na ito sa bahay namin. Nang naisakay na nila ay dumiretso na ito sa bahay namin dahil sa silong nila doon at nag-uulan pa nga dito. Baka kasi malusaw at masayang lamang ito.
Inariton pala namin ang mga ito dahil wala kaming sasakyan ngayon dito sa farm ng Kagri. After ang pagkakariton ay binabana nila dito sa aming bahay. Dito namin sila isisilong dahil itong bahay namin ay hindi natutuluan ng ulan, guys. Kaya minabuti dito namin ilagay. Sino ba naman gustong maperwisyo, di ba? Baka imbis na pera na ito ay maging perwisyo pa. Bukas niyan ay uwi namin ito sa bayan para ibenta na, guys. At doon natin malalaman kung nakailan ba tayong kita at tubo sa aming mga talong at magkano ba ang presyuhan dito. Ngayon, guys, ay umaga na at lilipad na ang aming team papuntang bayan kung saan ibibenta na namin ang mga talong ni Junjun. Sana all. Doon namin malalaman kung malaki ba ang aming natubo. Bago makarating sa bayan, papakita ko muna sa inyo mga ilog na aming dadaanan na malalim, mga Kagri. Makalipas ng 5 oras sa paglalakad ay nakarating na din kami sa waiting area kung saan dito dinadala ang mga kalakal namin mula sa bundok ng Kawayan. Sila din kasi ang nagre-repack at lahat-lahat, mga Kagri. At wala na nga kaming gastos sa kanila kaya mas mabuti na ito, mga Kagri. Dinadala din kasi namin papuntang bundok ang mga hindi pwedeng talong at ipapakain namin ito sa aming mga alagang kambing. Ngayon, mga Kagri, ay tapos na sila magtrabaho at ating kukumputin kung magkano ba ang aming nagastos at kinita sa first harvest namin sa aming mga talong. Tatlo pala yung namimitas natin, tapos half day lamang sila, ang bayad namin sa kanila ay tag 200, mga Kagri. Tapos, yung isa kong kasamang bata ay binigyan ko lamang ito ng 50 pesos. Bali, 3 times 200 is 600, mga Kagri, plus yung 50 pesos sa bata. Bali, 650. Pagkatapos, ang hauling namin sa pagkakariton ay 500, mga Kagri. Libre pa ito ng sigarilyo, bali umabot ito ng 600. So bali, ang total ng gastos natin ay 1,250, mga Kagri. Magkano ba tayo sa mga talong natin? Naka 22 pala silang bundle dito, mga Kagri, ng good. Tapos, ang presyo ngayon ng talong ay 65. Naka-jackpot kami ngayon sa presyo gawa ng walang mga gulay na naidadala sa palengke dahil sa bagyong Hiner at Helen. So, sa 220 kilos multiply sa 65 ay umaabot ng 14,300. Pagkatapos ay 8 naman yung segunda na kung saan half ito ng price ng good na talong. 80 kilos multiply sa 32 ay nagkakahalaga ito ng 2,560, mga Kagri. Pagkatapos, yung mga RR or yung may tama na pwede pang gayatin ay 200 dahil naka-apat na bundle na tag-50 pesos ito. Ngayon, atin nang itototal ang lahat ng kinita natin at ginastos, mga Kagri. Bali, 14,300 sa good, pagkatapos 2,560 sa segunda at 200 sa RR. At ang kabuuan nito ay 17,060. Ngayon, ating itong bibawas sa gastos natin na 1,250, mga Kagri. Bali, ang natubo natin at kinita ay humahalagang 15,810, mga Kagri. So far, nakuha na natin lahat ng mga expenses natin simula ng nagpatanim natin sa kanila at lahat ng gastos. Bali, sa pangalawang anihan, sana ay tumaas pa ito at makabawi ulit tayo. Dahil sa mga susunod na mga aanihin natin, ay kita na lamang lahat nun, mga Kagri. Talagang may pera sa pag-aagrikultura, mga Kagri. At dyan lamang nagtatapos ang ating video tungkol kung magkano ba ang kinita natin sa mga talong ni Junjun. At muli, ako nga po pala si EJ na isang international tambay na may pangarap na nagsasabing thank you and happy farming.